Halos pakalahati na ng taon bago tayo nakaranas ng bagyo ngayon. Hindi ba parang may mali talaga sa ating klima? Ang masaklap, mukhang ang nagpapaalala ng climate change ay yung mismong mga ginagamit din natin para maibsan ang epekto nito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Habang nag-a-advance ang teknolohiya, tumataas din ang konsumo natin sa enerhiya. Ang masamang epekto niyan, pagtaas ng carbon footprint na nagdudulot naman ng climate change. Sa report ng Statista, isang global data platform, aabot sa 146 million tons ng carbon dioxide ang nalikha ng Metro Manila noong 2022 dahil lang sa energy consumption. Ang resulta niyan, mas mataas na carbon footprint na isa sa mga sinisisi kaya lalong umiinit at mas lumalakas ngayon ang mga bagyo, di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Isang widely accepted na paraan para masolusyonan yan nang hindi nasasakripisyo ang paggamit ng teknolohiya ay ang renewable energy galing sa init ng araw. Yan naman ngayon ang tinututukan ng isa sa mga nangungunang universidad sa Pilipinas, ang University of the Philippines, Manila. Naniniwala raw ang UP na kailangang mapangalagaan ang kalikasan, kaya pinaplano na ng universidad na mag-install ng mga solar panel. May lawak na 10,000 square meters ang solar panels na kanilang itatayo. Katumbas yan ng pagtatanim ng 177,000 na puno. Kaya yung buong 10,000 square meters na bubong dito sa academic center ng UP College Medicine, UP College of Public Health, Nursing, Dentistry, Camp, lahat yan i-convert natin sa isang parang solar energy farm. Pero bago pa man daw ang plano yan, may mga paraan na rin ang UP to save energy. Tulad ng paggamit ng LED lights, inverter air conditioner appliances, at pagsunod sa thermoregulation ng Department of Energy o DOE, kung saan 24 degrees Celsius lang dapat ang temperature setting ng aircon units. Dahil dyan, nakatanggap ang UP Manila ng Energy Efficiency Excellence Award mula sa DOE. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang batch 1992 ng College of Medicine, nagdonate pa ng 554 square meters na solar panels na napakalaking tulong sa 24/7 na pagkonsumo ng kuryente sa ilang facilities. Plano pa yung mas mapalawak para makapagbawas ng nasa 1,000 tons ng carbon footprint kada taon at makatipid ng aabot sa 289 million pesos na konsumo sa kuryente in 20 years. Sa ngayon, hinihintay na lang aprobahan ng DOE kung sino ang magiging supplier ng UP Manila para sa procurement ng solar panels. Pagka nagkaroon ng approval yan, given 2 months, maayos lahat ng papeles, sa maaring by September, nagsisimula na kami sa iba pang mga bubong dito sa UP Manila. Umaasa ang UP Manila na maging ehemplo at inspirasyon ng iba pang mga pampublikong institusyon, lalo ngayong tumitindi ang climate change na direkta ring nakakaapekto sa tao. I think it's high time. Kasi nung kinocompute namin yung aming benepisyo mula dito sa renewable energy effort, think ko scientifically sound, economically viable, pwede nang gawin. And environmentally protective. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita.